Hello guys, for today's video, muling nagbabalik ang inyong kabakal. So ngayon ay magwe-welding tayo. So magbablog na naman tayo ulit. So shout out sa ating mga kapwa subscriber dyan. And salamat sa suporta. So ayan guys, meron tayong flat bar. Ang kapal nito ay 116. Then meron tayong angle bar. Ang kapal din ay 116. So ito ay 2x2 ang sukat nya. So ang gagawin natin ay magplatat position tayo, yan na nakati, yan yung gagawin natin. So gagawin natin dyan, wewildingin natin dito sa may kantuhan nya din doon para wewildingin natin. So pinaka basic lang to na pinaka madaling i-apply na pag-wielding. So easy lang to guys. So makikita nyo. So wiwildingin na natin. So ayun guys, makikita nyo na is naka weld na dito sa may bandang dulo para hindi na siya gumalaw. So yan po ay naka T position. Yan. Ito yung flat bar natin na 2x2. 2x2. Then meron tayong sukat din 2x2x116. So ang gagawin natin dyan, hinangin natin dito. So bago natin hinangin, meron pong sa tamang proseso para weldingin siya. So ito ay nakatayo siya. So ang gagawin natin, i-slanting natin. So kumbaga naka 45 din siya. 45 degree position yung stick welding natin. So papunta doon para yung takbo ng welding niya is dyan lang tatama, hindi siya kakalat. Kasi pag hindi mo siya na nasasakto sa position, eh malamang parantay yung pagwe-welding mo. So may tamang proseso po yan. So gagawin natin naka 45 degrees yung stick natin paghinang. So madali lang yan guys. So ayan, we-welding na natin. So paano ba pag-welding nito? So ang gagawin natin, dito tayo magsisimula. Then pag sindi ng ganon, pag scratch or spot natin, pag hilang ganon, pag mag-spark na, so ang gagawin natin, tatakbo, pataas, pababa, pataas, pababa, pataas, pababa. Yan. Tuloy-tuloy lang yan hanggang umabot sa dulo, hanggang mapinis. So yan, titignan natin. So ayun guys, ready na yan. So scratch lang natin yung stick welding natin or electrode. So yan, dandahan lang natin na wini-welding. Huwag po natin bilisan masyado kasi yung travel speed po ng arc welding natin yung electrode, kasi mayroon po siyang diameter ng kung ano yung tamang takbo ng electrode natin. So naka 45 degrees tayo, so pwede tayo magbilang. Kung beginners tayo, pwede tayo 1, 2, 3 bago mag-move para kaliskis yung ano natin welding. So ayan, okay na. So papakita natin yung root pass natin na hinang. Ayan. Okay, root pass. So unang welding or unang spot natin ay tawag niyan ay root pass po. So ayan. So okay naman. So ayun guys, ang gamit ko pala na electrode is 6013 na guys. So makikita nyo is naka-welding na siya. So ang kinis na, di pa? So nagkakaroon lang siya ng kunting black hole. So ang tawag niyan is porosity. Yan. Ito. Yan. Yan yung hinang natin na kaliskis. Yan. So ang tawag niyan is root pass. So ang next natin gagawin is hot pass naman. So sasapawan natin yan or dagdagan natin ano para mas matibay yung pagwe-welding natin.
So ayun guys, so ang next natin gagawin, so mag hot fast tayo or fail fast. So ang gagawin natin yan is dalawang group na gagamitin na gagawin natin. Isang group sa baba, then sa taas isa, bali dalawa sa susunod. So yan yung fail fast natin or hot fast natin na welding. So ang next naman yan is gagawin natin is final capping. So yung kung means ng final capping, yun yung titirahin na natin yung kung ano yung kapal ng dalawang welding na yan, yan yung tatakpan natin para maging isa lang. So watch and learn lang guys, so stay para mas makita nyo yung pinaka final capping natin. So hinangin lang natin hanggang patakpan natin yung dalawang group na yan, na medyo pangitan lang pero mas gagandahan natin sa pinakabandang up or pinakahuli nating spot sa flat position natin na 4G. Natin para matanggal yung hot slug po niya, yung nakakabit sa ating welding. So ang tawag po yan na groove ay yan yung electrode niya, electrode bead ng electrode natin. So makikita nyo yan yung final capping natin. So diba natatakpan yung dalawang hot pass natin. So okay naman. So, parit na lang guys. And thank you for watching sa ating channel. So, bye-bye. Much love support mga kametal din kabakal. Shout out nga pala sa ating mga solid supporters natin. Salamat. Much love support. Thank you.